Okay mga boss, ang isa-share ko naman sa inyo ay ang pagpapalit ng kulant. Kailan nga ba pinapalitan ang kulant? Ang kulant ay pinapalitan every 24,000 kilometer or 2 years kung ano ang mauna sa dalawa. Papakita ko rin po sa inyo ang tamang proseso ng pagpapalit. Sana natin, ang unang gagawin, kailangan tanggalin mo na yung upuan. So, upuan. Ayan, tanggal na. Susunod naman dito sa tip ng kulang reservoir. Ayan. Stereo, kailangan natin tanggalin yung dalawang tip na ito dito. Bago natin matanggal yan, kailangan muna tanggalin ang airbox. Yung dalawang tornillo dito yung natanggal ko na yan. Tanggalin na lang natin ito. Okay. Wala niyo kung ano minahalo. Sunod naman, pwede natin luwagan itong dalawang screw na ito para matanggal natin yung coolant reservoir. Isang kamay lang ang gumagana. Pagkatapos naman yan, dito naman tayo sa my head. Okay, tuloy tayo. Bali, nandito na ako sa may yung boat dito sa may block. Kailangan din i-drain natin yung coolant dito. Ito na, niluwagan ko na. Radiator cap para tuloy-tuloy na tumapon yung coolant at ma-drain. Ayan, tanggalin na natin itong radiator cover at itong drain. Dito, i-drain din natin ito at ito, buksan din natin itong radiator cap. Pabukasin ano yung cap chip para tuloy-tuloy tumapon. Yan. Okay. Okay, dito na lang tayo sa coolant reservoir. Dito din natin yan. Palitan natin ang bagong coolant. Okay. Tanggal na. Na-drain na lahat. Sa radiator. Sa tank. Ito na lang. Siyempre, lilinisin na rin natin yan.
tapos natin i-train. Balik na natin yung mga ball, saka yung drain cup. Nabalik ko na siya. Ito po yan ha. Sana makita nyo. Samba. Yun. Okay, bali pwede na natin isalin. Naipitang ko na yung mga board niya. Narinis natin. Ngayon, bali ang available nating coolant is itong brand na to, yung top 1. Pero recommended natin yung Honda coolant kasi wala tayong available. Or kung wala mang top 1 na pwede natin ipamalit, any brand pwede rin naman to. Basta premix. Premix yung coolant natin, huwag yung puro. Ayan, ngayon isasalin na natin. Bali hanggang dun lang sa may pinaka ano, pinaka bunganga niya. Mamaya, eto, tutulungan. Hanggang dyan lang po mga boss. Yun yung ang kailangan kunin. Ngayon, salina natin itong reservo. Bali hanggang dyan na siya sa may upper. Yun na rin ang kailangan kunin. Kailangan natin pangandarin. Hayaan nyo lang kung nakabukas ito. Hayaan lang natin siya nang naka-idle ng kahit mga 3 minutes. Kailangan po nakabukas yan ha. Ayan, makalipas ng 3 minuto, kailangan nating i-snap yung throttle ng 3 times para lumabas yung hangin. Air lead ang tawag natin doon. Lead natin siya. Snap lang ng 3 times. Tignan natin kung lulubog ba yung coolant. Kung sakaling bumaba yung level ng coolant, dadagdagan natin siya. Pero dapat hanggang dyan pa rin po. Sa may neck ng ano, ng radiator. 3 times. Ganun lang kasimple mga boss. At sana po may natutunan din po kayo sa aking video. Salamat po ulit. Don't say you're on the road.